Gusto mo bang mag-invest pero takot ka at di ka sure? Ay, friendship! Alam mo ba na may 8 biggest lies and misconception? Bakit hindi tayo nakakapag-invest? Kung gusto nyo malaman, ay naku, panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there mga friendship, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay nako, plano mo mag-invest pero talagang yun nga, you are afraid, 'di ba? You are petrified. Kaya nga in this episode pag-uusapan po natin ang 8 biggest lies about investment. Kaya hindi ka nakakapag-invest. Pero ito 'yung gagawin po natin. Kumuha kayo ng ballpen at papel. Again, I want you to write down kung ano 'yung mga matutunan mo so that you'll be able to reflect and apply. At abutin mo dapat hanggang number 7. Yung number 7 po ang pinakamatinding lie po. Okay, kaya nga tapusin nyo hanggang number 7. Number 1, kailangan kong maging mayaman para ako ay mag-invest. Oo, or yung mga pag-i-invest ay para sa mga mayayaman lang. Wrong answer. Bakit po? Kasi nga, kung mga mayaman na sa totoo lang, hindi na lang kailangan mag-invest. Kasi marami na silang pera. Sa totoo lang, ang pag-i-invest po ay sa mga taong nag-uumpisa. Kaya nga, lahat ng mga nag-uumpisa, di ba, paano dadami ang pera kung hindi ka nag-i-invest? Alam mo, hindi mo kailangan ng malaking pera. Kahit maliit na pera. Kasi, ito lang po ha, lalo sa pag-i-invest, ang importante po sa first stages ng pag-i-invest mo, hindi profit. First stage mo sa profit is more of education para matuto ka. Pag ikaw ay nag-umpisa ka sa maliit at kumita ka na, number 2, magkakaroon ka ng tinatawag na confidence. Mas magkakaroon ka ng kumpiyansa. Kaya pagdating ng malaking pera, ay naku, hindi ka natakot kasi alam mo na eh. Agree? Kaya mag-umpisa ka kahit maliit. Number 2, misconception and lie about investment. Ay, investment sugal yan. Gambling lang yan. Alam mo, iba yung tumataya ka eh, sa pula-puti eh. 50-50 ang chance. Pero pagdating po sa pag-i-invest, hindi po pumupusta tayo lang sa chance. Ang pinupustahan po natin yung kaalaman at karunungan po natin. Like for example, on my case, pagdating po sa investment, ang number one priority ko, property. Yan ang papasukan ko kasi alam ko, hindi risk yan para sa akin. Kasi based on my experience po, sa lahat ng mga properties na mga nabili po namin, nag-appreciate na po yung property at may mga ibang properties na benta po namin. At kumita na po kami. Kaya para sa akin, hindi po siya sugal. It's calculated risk. So in other words, if you want to get into something, make sure pasukan nyo ang mga bagay at investment na alam mo. Pag hindi mo alam, huwag mong hawakan. The third biggest lie pagdating po sa pag-i-invest is what? You need to be an expert to start investing. Ay, grabe. Uy, kailangan eh, marunong ka na, magaling ka na talaga bago ka maglabas ng pera. Yes, partly true but not really entirely true. Anong ibig sabihin? Hindi mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang maunawaan. Oo, di ba? Iba kasi yung expert sa ano, yung maunawaan. Yan mo, pag maging expert ka, it takes a lot of years bago ka talaga maging expert sa isang bagay. At magiging expert ka lang pag ika nga, ginagawa mo siya. Kaya ang importante po eh, once you get an information already, dami na po yan eh. Diba sa online, tapos mayroon na tinatawag na mga beginner investment platform. Para masubukan mo lang, uulitin ko ha, mag-umpisa ka ng maliit kahit na maliit lang na amount. Tapos try mo lang, di ba? Invest the money that you can afford to lose. At pag nag-work, ay, tama pala, di ba? Okay pala yung assumption ko. Kung hindi nag-work, at least, di ba? Yung nawala, hindi naman masakit. Kaya ang importante po, mag-umpisa po tayo. Number 4, lie pagdating po sa investment is what? You can time the market. O, tatiming ka lang. Oo. Alam mo, sa totoo lang, kung talagang magaling ka lang tumiming sa market, marami nang mayaman. Alam mo, ito yung pagdating sa investment. Alam mo, the perfect time is now. Oo. Kaya importante po, ang importante, kailangan consistent ka lang. You cannot really catch the time. Hindi mo kasi makokontrol ang market. Kung makokontrol lang natin ang market, marami na po talaga mayaman. Kaya nga, wala pa rin tumatalo sa tinatawag na cost averaging when it comes to investing. Ano po yung cost averaging? Yan ang i-reveal ko naman sa next session po, ang tinatawag na cost averaging pagdating po sa investment. Let's go to number 5. Pero po, bago tayo pumunta sa number 5, batiin muna natin si Ilio Villar Vlog. At the same time, si Chef Jeric. At the same time, si Jersey 8332. Kamusta na kayo lahat? Uy, maraming salamat. Lie number 5 po when it comes to investing. High investment is equivalent to high returns. Yes. Maganda nga siya. Oh, maganda yan. Yung talagang bullish dapat. Pero, balansin po natin. Pag high investment, high return, meron din siyang high risk.
Kailangan po talaga, pag tayo po mag-uumpisa ng investment. Again, uulitin ko, invest the money that you can afford to lose. Number 2, huwag kang papasok sa isang investment na hindi mo naintindihan. At number 3, kung papasok ka sa high risk, make sure bata ka pa. Bakit? Just in case na nagkamali ka, meron kang time and effort, meron kang talagang energy to return the money. Pero pagka medyo may edad ka na, huwag ka na pumasok sa high risk. Bawasan po natin ang high risk because you don't have time, you don't have energy. Does it make sense? If it makes sense, type makes sense sa comment section. Number 6, lies. Pagdating sa investment, kaya hindi tayo nagiging successful. Investing is only for the wealthy. Apang mayaman lang yan. Ito lang ha. Investing is a pathway to wealth accumulation. Kahit na mahirap ka at mayaman ka, ang importante po kasi pagdating po sa investment ay ito, you allow money to work for you instead of you working for money. Bakit? Kasi lahat po tayo, there will come a day at a time in our lives na hindi na natin kaya magtrabaho. Tama o mali? Type tama or mali sa comment section. So ang goal po ng investment, kahit na mahirap po tayo, middle class man tayo, mayaman man tayo, yung pera na po ang nagtatrabaho para po sa atin. May kakilala po ako, hindi naman ganitong kayaman, pero nakapag-ipon siya, normal worker lang. Nakabili ng kaparasong lupa, nagpatayo ng 3-door apartment po. Ang 3-door apartment niya, simple lang po siya. Ang halaga lang po ng per apartment niya, hindi pa umaabot ng mga 400,000 each. Pero napapaupahan po niya ng 8,000 pesos per month yung apartment na yon. So 8,000 times 3, meron siyang 24,000 pesos na pumapasok on a monthly basis. So nagigets nyo, hindi nyo kailangan ng malaking pera. And number 7, lie! Pagdating po sa investment, kailangan mo constantly ka mag-buy and sell to become successful. O in other words, araw-araw ka talaga magbenta at mag-trading ka. Ito lang po. Ang investing and trading po ay magkaiba. Ang investing po is for the long term, ang trading po is for the short term. Ang investing po, probably you will do it once a month or probably once every quarter or 6 months. Ang trading po, everyday po yan. Pero hindi nyo po napapansin. Hindi po ganun kabilis mag-trade kasi meron tang transaction fees. Or if not naman po, may risk po na binili nyo na mataas, kinabukasan, mababa, hindi nyo pwede ibenta agad. Kaya alam mo, wala pa rin tatalo sa long-term buy and hold strategy. Alam mo, pag nag-buy and hold ka, you think invest for the long-term, mas lamang siya kumpara sa mga traders. And trading is not for everyone. Let's go to number 8. Final na po. Biggest lie pagdating sa investment. Investing guarantees immediate profits. Ay, patay po tayo dyan. Pag kayo ay nabudol kayo, sinasabi, uy, pumasok ka dito. Alam mo, madadoble ang income mo, madadoble ang pera mo in 2 weeks time or 1 month time. Oh, scam po yan. Alam mo, ito lang kailangan natin po maintindihan pagdating po sa investment. Investment is the transference of money from the patient to the impatient. Pag impatient po kayo, chances are, nako, malulugi ka talaga. Pero pag patient ka, think of parang long term. Na kung hindi ka nagmamadali, hindi mo siya tinitignan araw-araw, malamang maging successful ka. Kaya nga, among the 8, ha, itong tatanungin ko po sa inyo, 8 biggest lies, saan kayo naniwala? Saan kayo nabudol? Number 1, kailangan mo maging mayaman bago ka mag-invest. Number 2, ang investment ay sugal. Number 3, kailangan mo maging expert. Number 4, pwede mo i-time ang market. Number 5, high risk investment, mataas ang return. Number 6, ang investment ay pang mayaman lang. Number 7, kailangan mo magbenta at magbumili araw-araw. And then number 8, investing may guaranteed kang income agad. Ay nako. Ano po sa 8 ang ika nga maling akala mo? Pakitype lang sa comment section. Before I end, I just like to encourage you, mag-aral muna bago pumasok. Number 2, huwag papasok pag hindi mo talaga alam. Number 3, invest only the money you can afford to lose. Pag-aralan nyo muna ito mabuti ha, dahil laging lamang ang taong may alam. Sana naman na-enlighten kayo. If you like this video, do me a favor please. Humingi na ako ng like, i-share nyo itong video, at don't forget to subscribe.